Iba-iba ang sagot ng mga tao sa tanong na paano maliligtas ang tao. Depende. Ang tingin ng iba ay hindi naman kailangan ng kaligtasan. Hindi naman kailangan na maligtas ang tao kasi wala namang masyadong problema. So ang tao, sa kanila, we're basically good. We're okay. So ito yung tinatawag na, o ito yung pinaniniwalaan ng mga secularists or ng secularism. Wala namang Diyos. So walang dapat problemahin. Maliban na lang siyempre sa mga pang-araw-araw nating buhay. Yung mga kailangan nating bayaran, kailangan nating pakainin, kailangan nating iraos yung pang-araw-araw na buhay. Pero sa mga maraming tao na naniniwala na mayroong Diyos, ang gusto niya at ang plano niya ay walang mapahamak kahit isa. So ito yung tinatawag na universalism. Walang paparusahan. Lahat sa langit mapupunta. At kung naniniwala yung mga tao na, okay, nagkakasala tayo, pero mapagmahalan Diyos, mapagpatawad ang Diyos, so lahat ay mahalan Diyos, lahat ay patatawarin ng Diyos, wala nang impyerno. Sa langit, lahat mapupunta. So, happy-happy ang lahat ng mga tao. So, yung liberation theology naman, ang nagiging focus ay yung malaking problema ng tao sa kahirapan. O yung pangapi, o yung kawalan ng hustisya. Kaya, pagbabasahin nila yung Exodus na pinag-aaralan natin, sobrang nakaka-identify sila kasi, yung mga Israelita, inalipin sila, tapos pinalaya sila ng Panginoon. So, ganun din, ang plano ng Panginoon sa mga may hirap ngayon, sa mga inaapi ng gobyerno, ay makalaya sa oppressive na sistema ng gobyerno nito. And kapag ganun natin babasahin yung Exodus, that's a failure sa biblical theology. Dahil hindi nakikita ng liberation theology na ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi yung kahirapan financially, hindi yung injustice na nararanasan natin sa gobyerno na meron tayo. Of course, that's a problem. Hindi ko sinasabi na hindi problema yon. Problema yon, pero hindi yon ang pinakamalaking problema ng tao. Ang pinakamalaking problema ng tao ay yung pagkakaalipin natin sa kasalanan, yung pagsamba natin sa Diyos-Diyosan, at ang dahilan kung bakit naparito si Kristo ay hindi para lahat ng mga mahirap ay guminhawa na yung buhay, lahat ng mga inaapi ay maging malaya na dun sa kanilang sitwasyon. Dumating ang Panginoong Jesucristo para palayain tayo sa pagkakaalipin natin sa kasalanan, para maibalik tayo sa malapit na ugnayan sa Panginoon, para tayo ay sumamba sa Kanya. Karamihan ng mga Pilipino ay Roman Catholics. Maybe some of you, hanggang ngayon ay nasa Roman Catholicism. At yun din naman ang pinaniniwalaan ng Roman Catholicism sa dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Jesus. Pero ang problema, naniniwala sila na yung justification, na yung tao makapatawad sa kasalanan, may tuturing na matuwid sa harapan ng Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Contrary, sa itinuturo natin na justification is by faith alone, in Christ alone. So para sa Roman Catholic Church, no, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa mabuting gawa. So, kung titingnan natin yung story ng Exodus, yung kwento ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita sa Exodus, so napakagandang larawan ito para makita natin na walang kahit anong naiambag ang mga Israelita para sila ay maligtas. So lahat ng ito ay paraan na ginawa ng Diyos. So kaya mahalaga na dahil sa mga ganitong maling sagot kung paano maliligtas ang tao, kaya mahalaga na tingnan natin, pag-aralan natin kung ano yung biblical theology nitong Exodus at paano tumatakbo yung kasaysayan na ang fulfillment ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So yung Exodus ay hindi lang istorya ng Israel. Ito ay istorya rin ng bawat isa sa atin na nakay Kristo. Kaya kung babasahin natin yung Exodus, hindi lang parang, okay, parang ang ganda kasi ng story, di ba? Parang nanonood ka ng pelikula na sobrang tindi ng adventure na this is not just for the sake of entertainment. Kasi kung makita natin na this is not just the story of Israel, this is also our story. So makita natin na yung lalim pala ng problema ng mga Israelita na kailangan nila ng kaligtasan, makita natin na ganun pala kalalim
yung problema natin dahil sa kasalanan. At yung laki ng ginawa ng Diyos para iligtas sila, makita na ngayon natin kung gaano kalaki yung ginawa ng Diyos para mailigtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So, this story sa Exodus, napakagandang larawan para makita natin, para maalala natin kung gaano kalaki ang ginawa ni Kristo para sa atin. Okay. So, nasa na ba tayo sa Exodus? Maybe some of you ay hindi nakakasubaybay doon sa story. Pero nandito tayo sa point sa chapter 11, chapter 12, na hindi pa rin nakakalaya ang mga Israelita sa Egypto. Pero magbabago yun. Pagdating ng dulo ng chapter 12. 430 years sila na slaves sa Egypt. Napakahabang panahon. Pero finally, sa wakas, nandito na tayo sa huling araw ng kanilang pagkakaalipin. So matutupad ang lahat ng sinabi ng Diyos. So, simulan natin yung pag-aaral natin sa dulo ng text natin, chapter 12. Chapter 12, verse 41. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa ito ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa ito. And then, verse 51, sa dulo. Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Egypto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kani-kanilang lipi. Matagal na panahon na sila ay alipin sa Egypto. Kailangan nila ng tagapagligtas. Sino yung tagapagligtas nila? Sino yung tagapagligtas nila? Walang iba kundi si Yahweh. Si Moises ay, yes, in a way, tagapagligtas, pero ginamit na paraan ng Diyos para gawin yung pagliligtas ng Diyos ang gumawa. So, kung si Yahweh ang nagligtas sa kanila, yung question sa atin, paano o ano ang ginawa ng Diyos para sila ay maligtas? So, yun yung makita natin dito sa chapters 11 to 12. So, sinabi ko kanina, and alam natin na si Moises ang nanguna sa Israel para sila ay makalabas sa Egypto. And then, sa simula pa lang, sinabi na ng Diyos na sa pamamagitan ni Moises, gagawa siya ng mga kababalaghan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, gagawa siya ng mga wonders and signs and miracles sa Egypt. Pero sa kabila nun, ay patitigasin ng Diyos ang puso ng Pharaoh para lalo pang dumami yung kanyang gagawin ng mga kababalaghan kasi hindi sila paalisin. Chapter 4, verse 22 and 23. Naalala niyo yung sinabi ng Diyos? Pinasabi ng Diyos kay Moises na sabihin kay Pharaoh na ang Israel yung kanyang firstborn son. So chapter 4, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Simula pa lang, sinabi na yun ng Diyos. Ibig sabihin, dahil ang Israel ay panganay ng Diyos, at itong ginagawa ng Pharaoh sa kanila, pinapahirapan sila, inaalipin sa kanila, ang kabayaran sa kasalanan mo, yung panganay mo ang papatayin. Pero, hindi yun agad ginawa ng Diyos. Meron pang naunang siyam na salot. Ano-ano yung siyam na salot? Bago yung ikasampo. Naging dugo ang tubig, nagpadala ng Diyos sa mga palaka, mga lamok, mga langaw, mga hayop na matay. Nagkaroon ng pigsa yung mga tao, bumagsak yung malalaking tipak ng yelong ulan, dumating yung mga balang at nagkaroon ng kadiliman. Pero lahat ng salot na pinadala ng Diyos, wala ni isa man na salanta ng mga Israelita. Lahat sila exempted. Lahat sila protected dun sa pagpaparusa na ginawa ng Diyos. So, anong pinapakita ng Diyos dito? Determinado ang Diyos na iligtas ang Israel at parusahan ng Egypt sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. Siyam na salot na, pero matigas pa rin yung puso ng Pharaoh. Ayaw pa rin niyang paalisin yung mga tao. Ito yung huling sinabi niya kay Moises, verse 28 ng chapter 10. Lumayas ka na, huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapapatay na kita kapag nakita ko pa ang pagmukha mo. So, sinasabi niya, ayaw ko nang makita yung pagmukha mo. Diba? Andun pa rin. Obvious na talunan na siya, wala na siyang magagawa sa kapangyarihan na pinapakita ni Moises, pero andun pa rin yung pride niya. Akala niya nasa kanya yung power of life and death. Akala niya siya yung may hawak ng buhay ni Moises.
So sinabi ni Moises, siguro medyo sarcastic na kasi sabi niya sa verse 29, okay, nasusunod ang gusto mo. Hindi mo na ako muling makikita. Nakita ba sila ulit? Yes, nakita sila ulit. At sa pagkikita nila, papatunayan ng Diyos kung nakanino yung power of life and death. Wala kay Pharaoh, kundi na kay Yahweh. So, yung salita ni Pharaoh ay hindi mapangahawakan. Ano lang to, nagbabanta lang to, pero empty threats. Pero kapag ang Diyos ang nagsalita, hindi siya nagbibiro. Kapag ang Diyos ang nagsabi ng gagawin niya, tutuparin niya. So kapag ang Diyos ang nagsalita, so makakaasa tayo at magkakaroon tayo ng matibay na katiyakan kung meron siyang ipinangako na kaligtasan. So ito yung sabi niya kay Moises na ipahayag niya yung ikasampo at panghuling salot, chapter 11. Okay, nasa chapter 11 na tayo. Verse 1 to 2. Isa na lamang salot ang ipapadala ko. Okay, last na to, last. Sa Faraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagan umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alas sa pila ko ginto sa kanilang mga kapitbahay o sa ibang mga sa mga Egyptians. So, yung ikasampung salot ay ibang-iba doon sa naunang siyam na salot. Dahil doon sa ikasampu, sa wakas, papayag na yung hari na umalis sila. Pero hindi lang papayag, katulad ng mga sinabi niya na una, okay, papayag ako umalis kayo, pero mayroong kondisyon. Yung mga lalaki lang, iwan yung babae, yung mga bata, papayag kayo umalis kayo, pero huwag kayo magdadala ng hayop. So, nung una, may mga kondisyon, pero kahit na may kondisyon, wala. Hindi pa rin niya ginagawa yung sinasabi niya. Pero at this point, hindi lang niya papayagan na silang umalis. Ipagtatabuyan na sila, umalis na kayo. So, ganun yung sinabi ng Diyos na mangyayari. At sa pag-alis nila, may baon pa sila. Manghihingi daw sila sa mga Egyptian ng mga alas, pilak at ginto. Kasi yun yung gagamitin nila sa journey nila sa wilderness. So, malalaman natin mamaya kung mangyayari nga yung sinabi ng Diyos na mangyayari. Alam na pala natin, kasi binasa ko na yung dulo ng chapter 12. We know the story. Alam natin na mangyayari kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Hindi lang dahil alam niya yung future, kundi ang Diyos ang may hawak ng lahat ng nangyayari. Look at verse 3. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sa katunayan, si Moises ay dinakila sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng Faraon at ng buong bayan. So, God is at work sa heart ng mga Egyptians para paburan sila. Nung una, inaalipin sila. Pero ngayon, ang gagawin ng Diyos, pinapatigas yung puso ng hari, pero yung puso ng mga Egyptians, papalambutin ng Diyos para payagan na silang umalis. So, merong salita ang Diyos. Ililigtas niya ang Israel. Pero meron din siyang salita na gagawin niya yung paghatol o yung pagpaparusa. And sinabi niya na yun sa verse 1, magpapadala siya ng huling salot. At ano yung huling salot na yon? Listen sa verses 4 to 6. Si Moises, nagsalita kay Pharaoh, etong pinapasabi ni Yahweh, pagdating ng hating gabi, maglalakad ako, si Yahweh, maglalakad sa buong Ehipto. At mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki mula sa anak na magmamana ng trono ng Faraon hanggang sa panganay na anak ng hamak na aliping babae na tagagiling ng trigo pati panganay ng mga hayop ay mamamatay. Walang maririnig sa buong Ehipto kundi ang malakas na panaghoy na hindi pa naririnig at hindi na maririnig kailanman. Yung nauna bang siyam na salot ay galing din sa Diyos? Yes or no? Yes. Pero dito, sinasabi ng Diyos sa ikasampu, mas direct yung involvement niya. Sinasabi niya, ako mismo ang gagawa nito. Ang Diyos ang papatay sa lahat ng panganay. Panganay ng hari, panganay ng mga ordinaryong tao, pati ng mga hayop, lahat ng panganay ay mamamatay. Ano pinapakita nito? Ang Diyos ang may hawak ng buhay ng tao. Lahat tayo mananagot sa Diyos. Yung question ng iba, makatarungan ba ang Diyos na gawin, napatayin lahat ng panganay sa isip? Kahit yung mga bata pa lang, kahit yung mga sanggol pa lang,
kahit yung mga hayop. Yes. God is always righteous sa ginagawa niya. Naalala niyo sinabi ni sa prayer ni Abraham bago wasakin yung Sodom and Gomorrah sa Genesis? Diba sabi ni Abraham, the judge of all the earth, si Yahweh, lahat ng kanyang gagawin ay tama. Kahit sa tingin natin ay parang hindi tama na mamamatay ang napakaraming mga tao. Parang unfair o parang napakalupit ng Diyos. Deserving ba sila na maparusahan ng kamatayan? A lot of people die every day. It's the same thing. Itong mangyayari sa Egypt. Makatarungan ba ang Diyos na parusahan ang tao ng kamatayan? Hindi lang natural consequence. Hindi lang natural mamamatay ang tao. Ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. Lahat ng tao ay nagkasala. Everyone sa Egypt, deserving of death, hindi lang yung panganay. Every one of us, deserving of death, every one of us. So hindi lang sinasabi ng Diyos dito na tiyak yung pagliligtas at pagpaparusa na gagawin niya. Sinasabi rin niya, siya yung nagpapasya. Walang nagsasabi sa kanya kung ano yung desisyon na kailangan niyang gawin. Walang nagpapayo sa kanya. Wala siyang mga advisors. Ang Diyos ang nagpapasya kung sino ang ililigtas niya at kung sino yung parurusahan niya. God is sovereign in judgment and salvation. Sabi pa ni Moises kay Pharaoh, verse 7, ngunit ang mga Israelita, maging ang kanilang mga hayop, ay hindi man lamang tatahulan ng aso upang kilalanin mo na may pagkakaiba ang pagtingin ni Yahweh sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo. Bakit walang mamamatay sa mga Israelita? Dahil ba unfair ang Diyos? Dahil ba may kinikilingan ng Diyos? Dahil ba alam ng Diyos na yung mga Israelita ay more deserving ng salvation or less deserving of judgment? Mas deserving ba na maligtas yung mga Israelita? Yes or no? No. They're all equally deserving of judgment. Maliligtas sila dahil lang sa pangako ng Diyos simula pa kay Abraham. Yung pagliligtas na gagawin sa kanila, Exodus 2 pa lang sinabi na yon ay pag-alala ng Diyos sa ipinangako niya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Yun yung dahilan. So at this point, very strong yung confidence ni Moises na kapag sinabi ng Diyos, siguradong mangyayari. Kaya sabi niya kay Pharaoh, ito sabi niya, okay, lahat ng tauhan mo, lulod sa akin at magsasabi, lumayas na kayo ng mga kababayan mo. Ganun nga yung mangyayari sa ending ng story. So pagkatapos nito, sabi ni Moises, aalis siya. At pagkasabi nun, galit si Moises na umalis. And then verse 9 and 10 ng chapter 11. This is like a summary statement. Na ito yung nangyayari every time na magde-declare ang Diyos na ito yung gagawin niya. Unang salot, ikalawang salot, hanggang ikasampung salot na ganito yung gagawin ng Pharaoh. Na ipinapaalala ng Diyos kina Moises sa taaron, hindi makikinig ang hari. Magmamatigas yung puso niya. At yon ay gagawin ng Diyos, hahayaan ng Diyos para dumami ng dumami yung mga himala na gagawin niya. Sabi niya sa verse 9, that my wonders may be multiplied in the land of Egypt. Yun nga ang nangyari, katulad ng sinabi ng Diyos. So, anong layunin ng Diyos? Bakit hindi sa simula pa lang pinatay niya na yung mga panganay sa Egypt para simula pa lang makalabas na yung mga Israelita? Ano yung layunin ng Diyos? Ang layunin niya dito, sabi niya, that my wonders may be multiplied. So yung pinaka-purpose ng gagawin ng Diyos sa Exodus, hindi para mapalaya yung mga Israelita. Kasali yon. Pero yung pinaka-purpose, the chief end, pinag-aaralan namin yung question number one sa family devotion namin, question number one ng Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? O ano yung primary purpose ng tao? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. The chief end of Exodus, lahat ng ginagawa dito ng Diyos, is to glorify Himself. Para mapangalan yung kanyang sarili. Chapter 12, verse 12. Tingin yung verse 12. Sinabi ng Diyos kay Moises, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop.
at papalusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh. Anong ginagawa niya? Nasasabi niya, yung mga salot na yon, lalo na yung ikasampung salot, ay judgment ng Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Meron ba talagang mga ibang Diyos sa Egypt? Actually, wala naman talaga ibang Diyos eh. Diba? Isa lang ang Diyos. Walang ibang karibal ang Diyos na wala talaga. Kahit may sinasamba sila na mga Diyos-Diyosan, pero yung mga Diyos-Diyosan na yon ay wala talaga. Walang existence. Nothing. Wala. So, anong ginagawa dito ng Diyos? Pinapakita niya yung kahangalan ng pagtitiwala sa mga hindi tunay na Diyos. Ano yung ikasyam na salot? Yung kadiliman, right? And then, ikasampo, papatayin yung panganay. Doon pala makita na natin na it's a direct assault, direct attack doon sa kinikilala nila na Diyos. Kasi ang pagtingin nila kay Pharaoh ay sun god or Diyos ng araw. Kaya sinabi ng Diyos, papatayin niya yung panganay ni Pharaoh. Walang kapangyarihan si Pharaoh sa buhay at kamatayan ng tao. Ang buhay at kamatayan ng tao ay nasa kamay ng Diyos. So, walang kwenta. Sinasabi ng Diyos, walang kwenta, walang silbi, walang patutunguhan, kahangalan lang ang pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Pera man yan, o yung asawa mo, o yung pangarap mo na magandang pamilya, o yung trabaho, o yung sarili mong ginagawa, anuman yung pinagtitiwalaan mo ng higit sa Diyos, ay walang kabuluhan. Pinapakita ng Diyos na walang maipapantay sa Kanya, walang makakahigit sa Kanya. Siya lang ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba yung mga salot? Kung tatanungin natin sarili natin, okay, 10 salot na. Nasa 10 salot na tayo, pero paano nagpapakilala ang Diyos dito sa mga salot na ito? Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Lahat ng nilikha niya nasa kanyang kamay. Kung anong gusto niyang gawin sa mga nilikha niya, kapag gusto niya magpadala ng langaw, kapag gusto niyang dumilim, kapag gusto niyang magpabagsak ng mga yelo, kapag gusto niyang patayin yung mga hayop, lahat yon ay nasa kamay ng Diyos. Ang buhay ng tao, nasa kamay ng Diyos. Pangalawa, nagpapakilala ang Diyos na nagmamahal siya ng lubos sa kanyang piniling iligtas. Mula unang salot hanggang 10 salot, walang mapapahamak ng mga Israelita. Pangatlo, makatarungan ng Diyos. Walang pinaparusahan ng Diyos na hindi nararapat parusahan. Walang pinapatay ang Diyos na hindi nararapat patayin. Pangapat, maawain ang Diyos. Naawa siya sa Israel. Hindi dahil karapat-dapat sila na iligtas, kundi dahil lamang sa laki ng awa ng Diyos. Panglima, malaya na magpasya ang Diyos. God is sovereign sa mga decision na ginagawa niya. Later on, sasabihin niya kay Moses sa Exodus 33 verse 19, kaawaan ko ang gusto kong kaawaan. Kahahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na you're unfair sa lahat ng ginagawa mo. No. So para saan yung kwento ng Exodus? Hindi lang para ma-entertain tayo. Hindi lang para atin tayo ng Sunday. Oh, maganda yung story. Abangan natin yung susunod. Magandang pakinggan. Ang ganda ng mangyayari. This is an adventure story. Parang fantasy. Parang pelikula. He's not for our entertainment. He's for knowing God. Nagpapakilala ang Diyos. So yung question sa atin, kinikilala mo na ba ang Diyos ng Exodus? Kilala mo na ba ang Diyos ng Exodus? So, kanina sabi ko, Israel ay equally deserving of judgment. Hindi lang Egypt. Hindi lang yung mga Egyptians. Bakit? Makasalanan din ba yung mga Israelita? Di ba pinagdutahan din nila yung mga salita ng Diyos? Di ba naging impatient din sila? Si Yahweh bang sinasamba nila? Di ba malamang na ang sinasamba nila ay mga Diyos-Diyosan din sa Egypt? Paano ko nasabi? Fast forward sa story. Di ba yung mga blessings na binigay sa kanila ng Panginoon, anong ginawa nila? Ginawa nilang idol na sasambahin. Yung history nila sa wilderness, nung paikot-ikot sila. Nagpakita ba sila ng pagtitiwala sa Diyos? Di ba puro sila pagkireklamo? Wala silang tiwala sa Panginoon. So, ibig sabihin, yung mga Israelita ay also
deserving of judgment. Pero, paano sila naligtas? Paano sila naligtas? Yung ikasyam na salot, ay yung siyam na salot, binubukod ng Diyos yung Israelita. Nung nagpadala ng Diyos ng kadiliman, halimbawa yung ikasyam, walang kadiliman dun sa lugar na tinitirhan ng Israel. Anong kailangan gawin ng Israel para hindi sila mapahamak dun sa naunang siyam na salot? Wala. Wala. Wala silang kailangan gawin. Kailangan lang nilang panoorin kung anong ginagawa ng Diyos. Pero sa ikasampung salot, hindi pwede na wala silang gagawin. Kung papatayin ng Diyos ang lahat ng panganay sa Egypt, kapag hindi nila gagawin, yung paraanan ay bibigay sa kanila ng Diyos para sila ay maligtas, ibig sabihin sila rin ay mapapahamak. Mamamatay din yung mga panganay sa kanilang bahay. This is not salvation by works. Ito ay salvation by faith doon sa provision na ibinigay ng Panginoon. Bakit by faith? Tingnan ninyo, ha? Parang walang sense yung means of salvation na ipoprovide ng Panginoon. So ano yung binigay na means of salvation? Ano yung pinrovide ng Panginoon na means of salvation para maligtas sila sa ikasampung salot? Ito yung tinatawag na the Passover lamb. Bakit Passover? So mayroong hayop, pero bakit Passover yung tawag doon sa Passover lamb? So look at verse 13 ng chapter 12. Dahil kapag ginawa nila, yung sinabi ng Diyos na dapat nilang gawin, itong gagawin ng Diyos. Kapag dumating yung anghel ng Diyos, kapag dumating ang Diyos mismo, para bawat bahay ay patayin yung mga panganay, kapag ginawa nila yung instruction ng Panginoon sa Passover lamb, sabi niya, I will pass over you. Lalagpasan ko kayo. Ibig sabihin, hindi kayo hahatulan. Walang mamamatay na panganay sa bahay ninyo. Pero, may kailangan silang gawin para sila ilagpasan ng Diyos. Dahil kung hindi, ibig sabihin, mamamatay din yung kanilang panganay. So, verses 1 to 13 ng chapter 12, sasabihin ng Diyos yung instructions kung ano yung dapat gawin sa unang Passover. So, ibig sabihin, meron pa palang mga susunod. Kaya yung verses 14 to 20, verses 43 to 49, ay merong instructions na itong unang Passover, gagawin ninyo taon-taon para alalahanin kung ano nangyari nung araw na yon. This will be a celebration. Okay. Pag-usapan natin next week kung ano yung ginagawa nila sa yearly Passover at kung paano yun nagkaroon ng fulfillment or yung application ngayon ay yung Lord's Supper na ginagawa natin. Pag-aralan natin yung next week. Pero ngayon, mag-focus muna tayo dun sa ano yung nangyari dun sa unang Passover. This is very significant sa history nila. Tingnan nyo yung verse 1. Ang sabi ng Diyos sa verse 1, this will be, ano, the first month of the year for you. So yung araw na ito ay simula ng hindi lang bagong buwan, kundi bagong taon. So magkakaroon sila ng change kung paano titingnan yung kalendaryo. Bagong yugto sa kasaysayan nila, bagong buhay, bagong taon sa kanila. Ganun kahalaga yung Passover. So anong requirements? Ito yung requirements. Bawat pamilya, verses 3 to 4. Bawat pamilya, sa ikasampung araw, nung first month na yun, ikasampung araw, bawat pamilya dapat merong kukuhanin na tupa o kambing. Kapag medyo maliit yung pamilya, pwedeng sharing sa kapitbahay. Oh, hati na tayo dito sa tupa at kambing. So, pwede yun. And then, anong kailangan dun sa tupa? Verse 4 to 5, kailangan lalaki. Kailangan isang taong gulang pa lang. So, maliit pa lang. At kailangan walang kapintasan. Walang sugat, walang... Basta, kailangan walang kapintasan. Without blemish. And then, sa 10th day yun, right? Kukuhanin. Kailangan meron silang tupa. And then, kailan papatayin? Hindi agad papatayin. So, 14th day. So, 4-5 araw na mamamalagi yung tupa sa kanilang bahay. Pagkatapos, papatayin,
kapag palubog na ang araw. Ibig sabihin, 4 days, 5 days, yung maliit na tupa sa bawat bahay. Eh siguro na-experience niyo to. Kapag yung mga bata ay mayroong alagang hayop, hindi ko alam, manok, rabbit, pabo, o pusa, o aso. Diba kapag, and just try to imagine, kapag mayroong isang taong gulang na tupa sa loob ng bahay namin, syempre, si Daniel, si Stephen, tsaka si Kyrie ay makikipaglaro doon sa tupa na yun. Diba? And then, mapapamahal na sa kanila yon. Lalo na siguro sa panganay. And then, sa 14th day, after 5 days, kukuhanin ng tatay yung tupa na yon, tapos papatayin. Eh kung hawak-hawak pa ng kuya, no! No, daddy, no! Di ba magtatanong yung mga anak ko, bakit mo papatayin? Ang ganda-ganda ng tupa. Ano sasabihin ko? Just try to imagine, sa bahay ninyo, sino dito mga kuya? Pakitaas ang kamay. Mga kuya, mga panganay. Ano sasabihin ng daddy? Sasabihin ko sa mga anak ko, kailangan kong patayin yung tupa para ang kuya ay mabuhay. Kapag hindi ko papatayin yung tupa, ang kuya ninyo ay papatayin, mamamatay. Do you feel yung emotion during the first Passover? So ang gagawin ng tatay? Kukuhanin yung tupa? Gigilitan sa leeg? Tapos yung dugo nun ay bubuhos yung dugo. E anong gagawin dun sa dugo? Kahit umiiyak yung mga anak ko, kahit umiiyak yung mga bata, kailangan gawin. So yung dugo ng tupa, anong gagawin? Ipapahid sa, ano sabi sa verse 7? Sinabi din sa verse 22, ipapahid sa hamba ng pintuan ng bahay. Doon sa magkabilang poste, pati doon sa ibabaw, bawat bahay ay may nakapahid na dugo. Tapos, anong gagawin? Lilitsunin yung tupa. Hindi gagawin kilawin, hindi iaadobo, hindi isisigang. Okay? Lilitsunin. Tapos may kapartner na tinapay na walang yeast, unleavened bread, at kakain ng mga mapapait na gulay. Ang palaya, o basta, kahit ano mapait na gulay. Verses 8 to 9. Tapos, kakainin nila yon, mabilisan lang, walang matitira. Hindi pwedeng mag sharon o magbalot para may baon sa biyahe nila. Kinaumagahan, yung mga natira ay susunugin. Papaliwanag ko next week anong implications nun. And then, sabi sa verse 11, it is the Lord's Passover. At nung gabi mismo na yon, yung gabi na yon, ang kailangan nilang gawin habang kumakain sila, tapos dating yung anghel ng Diyos, ang Diyos mismo, napapatay sa lahat ng panganay sa Egypt, kailangan sila ay nasa loob ng bahay. Bawal lumabas ang kahit isa. Diba? Anong gagawin ng mga tatay? Kakandado talaga yung bahay. Kahit mga malilikot yung mga anak ninyo, walang lalabas ng bahay. Walang lalabas. So sabi ng Diyos, verse 12 to 13, sa gabing yon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at papalusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto, ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan, lahat ng panganay, lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinapalusahan ko ang buong Ehipto. Kung totoo, hindi naman kailangan ng Diyos na may makitang dugo dun sa pintuan para malaman niya kung sino yung kanyang mga ililigtas, para malaman niya kung sino naniniwala sa kanya, para malaman niya kung sino sumusunod sa mga utos niya. He's all-knowing. Pero yung dugo na yon, yung palatandaan, yun yung itinakda ng Diyos na paraan para sila ay maligtas. Ibig sabihin, yung dugo ng tupa ang naging kapalit, yung dugo ng tupa ang umako ng parusang igagawad ng Diyos para mabuhay ang kanilang mga panganay. Dahil sa dugo ng tupa, hindi napahamak ang kuya o ang ate o sino mang panganay sa bahay. And this God's plan of salvation. Sabihin ni ba? Anong sense? Bakit kailangan?
dugo, pumatay ng hayop. Napakarami, libo-libo yung tupa na kailangan patayin. But this is God's plan. This is God's plan of salvation. There's no other way, ang sabi ng Diyos. Para bang mas marunong patay sa Diyos kapag nagko-complain tayo or we question yung kanyang pamamaraan. This is God's plan, hindi lang simula sa Exodus. Mula pa sa Genesis, naalala ninyo yung story na sinabi ng Diyos kay Abraham na iala yung kanyang panganay na anak ayon sa promise. Of course, panganay si Ismael, pero ang totoong panganay ay si Isaac. At nung nasa altar na si Isaac, tapos papatayin na siya ni Abraham, di ba pinigil siya ng Diyos? At sinabi, wag mo ituloy. Tapos anong ginawa ng Diyos? Nagbigay siya ng tupa para ihandog na kapalit ni Isaac. Sa halip na si Isaac yung mamatay, merong tupa na pinatay para maligtas si Isaac. At dito sa Exodus chapter 12, isang tupa ang kailangan patayin para maligtas ang buong pamilya at walang mamatay sa kanilang mga panganay. And then pagdating natin sa Leviticus chapter 16, na sinabi ng Diyos tungkol sa Day of Atonement, merong tupa, merong kambing na kailangan patayin para ano? Para tubusin ang kasalanan ng buong Israel. May plano ba ang Diyos na iligtas ang buong mundo? Israel lang ba ang gustong iligtas ng Diyos? Nakita ni John the Baptist si Kristo na papalapit sa kanya. Ano sabi niya? John 1:29. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Bago palikain ng mundo, ito na yung plano ng Diyos na si Kristo ay magiging tupa na kakatayin, gigilitan sa leeg, papatayin. Para ano? Para tayo ay mabuhay. Ito yung diretsong sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:7. Christ is our Passover lamb. Siya yung firstborn. Siya yung panganay ng Diyos. Siya yung nag-iisang anak ng Diyos na kanyang minamahal. So kung paano ang Diyos na nagbigay ng ihahandog para maligtas ang mga Israelita, ang Diyos din na nagbigay ng kanyang nag-iisang anak na pinakamamahal para sa atin. We are all deserving of death. Physical death, spiritual death, eternal death. Pero merong pinatay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya yung panganay, siya rin yung tupa na walang kapintasan. Not physically unblemished, but dahil siya ay perfectly and morally pure. 1 Peter 2:22, he committed no sin, walang kasalanan kahit isa. Tinukso siya sa lahat ng paraan katulad natin. Pero sabi sa Hebrews 4:15, yet without sin. So inialay niya yung kanyang sarili sa Diyos without blemish to God. Sabi sa Hebrews 9:14, at nung ipapako na siya sa krus, di ba nagsisigaw, bago siya ipako sa krus, nagsisigawan yung mga tao, sinasabi kay Pilato, ipako sa krus, ipako sa krus. Ano sabi ni Pilato? Why? I find no guilt in him. Wala siyang kasalanan para siya yung maparusahan ng kamatayan. Ikaw ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Tayong lahat ang may kasalanan. At tayo na dapat na parusahan ng kamatayan. Pero siya yung inialay ng Diyos. Ang panganay ng Diyos ang inialay niya para sa atin. Bilang kahalili natin, our substitute. Para sa halip na tayo yung maparusaan, sa halip na tayo yung umako ng bigat ng galit at puot ng Diyos, si Kristo ang namatay at umako ng bigat ng parusa ng Diyos. That is the good news of the gospel. The gospel, that's what we remember kapag tayo ay naglo-Lord's Supper. That's what we hear every time we listen to the Word of God. That's good news. That's good news. That's amazing news para sa atin. So ang tanong, do you believe that good news? Naniniwala ka ba? O hanggang ngayon parang wala namang sense. Paano naman ako maliligtas ng kamatayan ni Kristo? Ano naman kinalaman ko doon? And some of you, hanggang ngayon, you're trying hard para patunayan ang sarili niyo sa Diyos. Magagawin ko lahat ng gagawin ko para mapatawad ako ng Panginoon. Magpapakareliyoso ako, pupunta ako sa simbahan, magbibigay ako ng malaki. Anong akala natin? Kaya natin gawa ng paraan yung kaligtasan natin. Pero sinasabi ng Panginoon, there's no other way. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him.
So nasabihin ni Moises sa mga elders ng Israel kung anong kailangan nilang gawin. Eh? Nagtiwala sila sa Diyos. Yumuko sila sa harap ng Diyos, yung mga Israelita. Sumamba sila sa Diyos. Lahat ng sinabi ng Diyos na kailangan nilang gawin, kumuha ng tupa, patayin yung tupa, kainin yung tupa, ipahid yung dugo, lahat yon ay ginawa nila as a sign, as an expression of faith. They believe na sapat yung provision ng Panginoon para sila ay maligtas. Do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus? Do you believe na sapat ang dugo ni Kristo? Do you believe na sapat yung sakripisyo na ginawa ni Kristo para ikaw ay maligtas? John 3:16, for God so loved the world. Ibinigay niya yung kanyang nag-iisang anak para sa atin. Para sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka sumasampalataya, kung hanggang ngayon hindi ka naniniwala, ano pa itong pinagsasabi ng mga pastor na to? Hindi ako naniniwala, sinasabi niya. If you don't believe, ano sabi ng Panginoon? Mapapahamak ka. Katulad na nangyari sa mga Egyptians. Ano nangyari sa kanila? Ito yung judgment ng Panginoon. Verses 29 to 30. So nung hating gabing yon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono, hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan, namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing yon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipto, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Yung bahay nila ay naging bahay ng mga patay na kuya, ng patay na panganay. And there's crying, there's mourning, there's wailing all throughout Israel. Yun sinabi niya ng Diyos na mangyayari. Nagbigay siya ng threat of judgment. Hindi lang para takutin sila, para umayos sila, para tumino sila. Seryoso ang Diyos sa sinasabi niya. That's why we're giving you warning na itong sinapit ng mga Egyptians, gaano mang kalala, just try to imagine kung ano yung nangyayari sa Egypt during that time. Libu-libu ang sabay-sabay na namatay. Just try to imagine kung gaano karaming funerals during that time. Pero yung nangyari na ito ay preview pa lang ng mas mabigat, mas matindi, mas malupit, mas mahirap, mas pangwalang hanggan na parusa ng Diyos na igagawad sa sino man na hindi magsisisi sa kanilang kasalanan at hindi magtitiwala kay Kristo. That's why we share the gospel. That's why we try so hard to share the gospel sa mga anak natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, and call them to repentance. This is not a joke. You will perish. You'll spend all eternity in hell. Pagtatawanan ng mga tao, wala naman, wala na yung walang impyerno na yan. Guys, that's joking. Hindi nagbibiro ang Diyos. Mapapahamak ang lahat ng hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Lahat ng hindi nagtitiwala kay Kristo. Ang maliligtas lang, lahat ng bahay, lahat ng tao na natatakpan ng dugo ng tupa. Jesus Christ is our Passover lamb. Tayo rin ay nararapat na patayin dahil sa ating mga kasalanan. Pero mayroong umako ng parusa na nararapat para sa atin. Mayroong umako ng bagsik ng galit ng Diyos sa halip na tayo yung mamatay at maparusahan. Kaya yung kamatayan ni Kristo sa krus ay tinatawag na propitiation. Ibig sabihin, dahil namatay si Kristo, napawi ang galit ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Romans chapter 3, verse 21. At habang nakapako siya, ang pinag-aaralan natin kanina, yung unang ngayon, yung unang Passover, pero nung nakapako siya, that's the last Passover. Yun na ang panghuli. Sinabi ni Philip Ryken na ito ay theologically significant. Na saktong during that time na sineselebrate yung Passover feast, ay nakapako ang Panginoong Hesukristo sa krus. And dapat makita natin yung connection itong first Passover saka yung last Passover, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nung araw na pumasok si Jesus sa Jerusalem, nung nakasakay siya sa donkey, yung araw na yon ay pinapasok din yung mga tupa sa Jerusalem na kakailanganing patayin
sa kanilang Passover. Bawat pamilya, kailangan merong tupa na papatayin. Tapos yung Last Supper niya with his disciples, diba sabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Hindi na intindihan ng mga disciples niya yung significance noon during that time. Pero sinasabi ni Kristo, ako yung Passover lamb na papatayin, na kakatayin para sa inyo. And then, pinako si Kristo. Late afternoon, bisperas ng Passover, bago lumubog ang araw, nung araw na yon, libo-libong mga tupa ang kakatayin at ihahandog ng bawat pamilya ayon sa kautusan ni Moises. At dun sa templo, yung high priest, ginagayak niya yung tupa na ihahandog para sa kasalanan ng buong Israel. For during that time, si Kristo ay nakapako sa krus at iniaalay bilang Passover lamb. Ang Diyos ang nagbigay ng handog na tupa para sa atin. Yun yung sinasabi sa bawat bahay during the Passover. Yun yung sinasabi ng pare sa templo. Ito yung sinasabi ng Diyos nung pinako si Kristo sa krus. Siya yung Passover lamb na iniahandog ko para kayo ay mapatawad sa inyong mga kasalanan. Habang dumadanak ang dugo sa buong Israel during the Passover feast, dumadanak yung dugo mula sa kamay, mula sa tagiliran ni Kristo, at yung dugo na yon, yung buhay niya, ang iniaalay ng Diyos bilang kapalit ng buhay natin, na tayo yung dapat parusahan, tayo yung dapat patayin. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kasalanan mo, kasalanan ko, tinubos ni Kristo. Yun yung, kung aaminin mo, yung kasalanan mo. Kung hihingi ka ng tawad sa Diyos, kung magsisisi ka sa iyong mga kasalanan, kung magtitiwala ka na sapat yung ginawa ng Diyos para sa iyo, paano kung hindi ka repentan? Matutulad din tayo kay Pharaoh. Matutulad tayo sa mga Egyptians. Pinatawag niya si, nung gabi na yon, kahit hating gabi na siguro, pinatawag niya, patawag niya si Aaron, si Moises. Sinabi niya sa kanila, sige, umalis tayo sa Egypto. Verses 31 to 32, lumakad na kayo, sumamba kayo kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dali na ninyo pati ang inyong mga tupa, kambing, baka umalis na kayo. At ipinalangin din ninyo ako. Ang sabi ni Pharaoh, bless me also. Bless me. Repentant ba siya? Maluwag ba sa loob niya na nagpasakop siya sa salita ng Panginoon? His will was forced. Wala na siyang magawa eh. Napilitan na siya eh. He's not repentant. He's asking for blessing. Katulad ng maraming mga Pilipino ngayon. Gusto lang blessing na galing sa Diyos. Huwag magsimba ka. Sumama ka sa simbahan para i-bless ka ng Panginoon. Even without repentance. Walang pagkailala sa kasalanan. Walang paghingi ng tawad sa Panginoon. Walang pananampalataya sa Kanya na tumalikot sa kasalanan at sumunod sa Panginoon. We're expecting blessing. We want blessing. Pero do we have repentance? Genuine repentance. There's no blessing. There's no salvation. Hanggat hindi mo kinikilala na ikaw ay makasalanan na narapat parusahan. Pero, merong blessing if you are in Christ. Di ba na sabi sa Ephesians 1:3? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. He has blessed us with every spiritual blessing in Christ in the heavenly places. Napakalaking pagpapala ang tinanggap ng mga Israelita. Let's try to compare 430 years as slaves sa Egypt. Tapos at last, they're free. Pero hindi lang sila basta malaya na umalis sa Egypto. Yung mga Egyptians mismo nagsabi sa verse 33 na umalis na sila. Bilisan na ninyo. Inapura na sila na umalis. Kaya sabi nila, mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. So nag-impake na sila. Dala-dala nila yung minamasa nila na harina na wala ng levadura or yeast. Kasi nagmamadali na sila. Dala-dala nila yung mga baon nila, yung mga gamit nila. At yung mga nasolicit nila ng mga alahas na ginto at pilak sa mga Egyptians, binigay sa kanila. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises. Verse 36. Ibinigay ng mga Egyptyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Egyptyo. Ito yung sinabi ng Diyos sa mga yari kanina. You remember? Sa chapter 11 verse 2. So niloob ni Yahweh, nasamsam nila yung mga kayamanan ng mga
Egyptians. Ito yung gagamitin nila throughout their journey. Ito yung pabaon sa kanila ng Diyos. Ito yung provision sa kanila ng Panginoon. Yung word na ginamit dito ay plundered. They plundered the Egyptians. Pag narinig natin plunder, positive, negative? Negative. Ikulong yan kapag may kasalanan na plunder. Pero yung image na ginagamit dito ay yung ginagamit sa isang gera. Kapag yung kaaway ay natalo, they will plunder. Ito yung spoils of war. Lahat ng kayamanan ng mga kaaway nila ay maupunta sa kanila. Nagtagumpay ang Israelita. This is like a war between the God of Israel and the gods of Egypt. Sino nagtagumpay? Ang Diyos. Anong ginawa ng mga Israelita para magtagumpay sila? Wala. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. God ensures victory for His people. At ang Diyos ang nagbigay ng mga kayamanan sa kanila. Sabihin ni iba, parang hindi tama yun ah. Lahat ng kayamanan galing sa Diyos. May karapatan siya na ibigay kahit kanino niya gusto ibigay. Ninakaw ba nila yung mga kayamanan? Hindi. Kusang loob na binigay na ng mga Egyptians. Okay, sa inyo na ito. Baunin na ninyo ito. Umalis na kayo dito. Kasi alam nila, mas lalo silang mapapahamak kapag hindi nangyari yun. Kapag nagligtas ang Diyos, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin throughout our journey sa buhay Kristiyano. Hindi ibig sabihin na bibigyan tayo ng maraming kayamanan katulad ng naranasan ng mga Israelites. Maybe, minsan. Minsan oo, minsan hindi. Pero lahat ng tinatanggap natin ay pagpapala na galing sa Diyos. And we need to be careful. Sabihin natin, bakit mga Israelita? Ang dami nilang kayamanan pag alis nila doon. Pero bakit ako? Tagal-tagal ko lang Kristiyano hanggang ngayon. Ganito pa rin yung kalagayan ko financially. But take note, yung danger ng riches sa kanila. Saan galing? Anong ginawa nila doon sa mga gintong alahas nila? Diba ginawa nilang golden calf para sambahin? Malaking pagpapala yung mga material na bagay, pero yun din ay kapapahamak natin kapag sinamba natin, kapag pinahalagahan natin ng higit sa Diyos. Okay. Mas dapat nating alalahanin, lahat ng spiritual blessings nasa atin na because we are in Christ. Ibig sabihin, lahat ng kailangan natin, ibibigay ng Diyos. So, nagsimula nang maglabay yung mga Israelita, palabas ng Egypt, papunta dun sa lupa na pagdadalan sa kanila ng Diyos. And then sabi sa verse 37, ilan sila lahat? 600,000 men. Pagkasama yung mga babae, kasama yung mga bata, halos aabot ng 2 million. Sabihin niyo ba? That's impossible, napakarami naman nila. Di ba? Logistically, napakahirap nung ganon yung mga palabas sa Egypt. Kaya sabihin niyo ba? Maybe, pwedeng i-translate a clan. Ibig sabihin, hindi siya exactly 1,000, so pwedeng a large group of people. So, pwede less than 100,000 yung lumabas sa Egypt. Maybe, we don't know. Pero, gaano man yung exact number ng mga lumabas sa Egypt, it's still fulfillment ng pangako ng Diyos na pararamihin niya yung lahi ni Abraham na sila ay magiging great nation. And walang imposible sa Diyos, kahit ilang milyon ay kaya niyang palabasin, palayain, iligtas. At actually, hindi lang 2 million yung, or hindi lang mga Israelita yung naligtas. Meron pa silang mga kasama. Verse 38, mixed multitude. Merong ibang lahi. Baka nga merong mga Egyptians na yung sumama sa kanila, sasama na lang kami sa inyo. At nakita namin na makapangyarihan ang Diyos ninyo kaysa sa dito sa Egypt. And yon ay nagpapakita sa atin na yung kaligtasan hindi exclusive para sa mga Israelita. Primarily, sila yung tumanggap ng kaligtasan galing sa Diyos, but not exclusively. Bakit? Ano bang plano ng Diyos simula pa kay Abraham? Di ba ang plano niya, in you all the families of the earth shall be blessed. So consistent yon sa plano ng Diyos. And this is a great commission. We make disciples of all nations. And then, ano mangyayari? Para kanino? Yung tupa na pinatay, na pinako sa krus. Para lang ba tubusin ang kasalanan ng mga Israelita? No. He's the Lamb of God who takes away the sin of the world. And then pagdating sa Revelation chapter 5 verse 9,
siya yung tupa na pinatay. You were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. So sa pagbalik ni Kristo, nakita ni John yung isang vision na a great multitude, napakaraming tao, hindi mabilang sa dami, nakaharap sa tupa kay Kristo before the Lamb. Sumisigaw ng malakas, kasali tayo if you are in Christ. Ano sinasabi nila? Revelation 7:9, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Maliligtas ang bawat lahi sa buong mundo, ang bawat isa sa atin, sa parehong paraan kung paano naligtas ang mga Israelita mula sa Egypt. They were saved by the blood of the Lamb. Hindi dugo ng hayop ang nagligtas sa atin, kundi dugo ni Kristo. Hindi literal na dugo, pinag-uusapan natin dito. Nilinawin ko lang, baka inisip nyo, okay. No. Kapag binabanggit sa New Testament yung blood of Christ, hindi yung physical blood yung pinaka-point dito. Ang point dito, yung buhay ni Kristo, yung lahat-lahat na meron si Kristo, yung inialay niya yung kanyang sarili para sa atin. So kapag ginagamit ng New Testament yung word na dugo ni Kristo, ang tinutukoy dito ay yung buhay ni Kristo na inialay para sa atin. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo at pinalaya mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, pinatawad ang ating mga kasalanan. Ephesians chapter 1 verse 7. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, hindi lang tayo itinuring na walang sala, tayo rin ay itinuring na matuwid sa harap ng Diyos. Justified by His blood. Romans chapter 5 verse 9. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nililinis tayo mula sa lahat ng kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ginagawa tayong banal. Hebrews chapter 13 verse 12. Ano sinasabi dito? The story na Exodus. Ano sinasabi sa atin ng Diyos kapag naalala natin yung ginawang sakripisyo ni Kristo para sa atin? Wala nang ibang paraan. Hindi yung pagiging relihiyoso mo, hindi yung mabubuti mong gawa, hindi yung pagiging mabuting ina, hindi pagiging mabuting asawa, hindi pagiging mabuting anak, hindi yung dami ng binibigay mo na offering sa church, hindi yung sipag mo sa ministry, wala nang ibang paraan para tayo ay maligtas. Nothing but the blood of Jesus. Walang ibang sapat para sa kaligtasan natin maliban sa ginawa ni Kristo. Hindi kailangan pagdudahan. Hindi kailangan dagdagan yung ginawa ni Kristo. Yun ay sapat na. We only need to believe and trust na sapat yung ginawa ni Kristo para sa atin. Okay. Etong story ng pagliligtas ng Diyos sa Israel pagkatapos ng kanilang pamamalagi bilang mga alipin sa Ehipto for 430 years. And then pagdating natin dito sa verse 41, sa wakas, malaya na silang lahat. Iba, nung gabi na yon na pinatay yung mga panganay sa Egypt, ay itinalaga nila, sabi sa verse 41, sa pag-aalala, sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalala yon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Kaya mula verse 43 hanggang verse 49, inulit na naman yung instruction tungkol sa Passover celebration na kailangan gawin every year para alalahanin nila yung napakahalagang pagliligtas na ginawa sa kanila ng Diyos. And sabi sa verse 51, sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron. Nang araw na yon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kani-kanilang lipi. Ito ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng Israel. Basahin mo yung ibang part ng Old Testament. Basahin mo yung mga Psalms. Basahin mo yung sa prophets. Lagi nilang binabalik-balikan yung nangyari, yung ginawa sa kanila ng Panginoon. Ito yung kwento ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. Ang question sa atin, ito rin ba ang kwento ng buhay natin? Is this your story? Or you're just listening sa story ng iba? O ngayon nakikinig ka na, yeah, that's my story.
Yung Diyos na nagligtas sa kanila ay yung Diyos din na nagligtas sa atin, sa akin, sa pamamagitan ni Kristo. O baka hanggang ngayon, hindi man 430 years na alipin ka, pero buong buhay mo ay alipin ka pa rin ng kasalanan. And you're trying very hard. Kaya ko to. Gagawin ko to ng paraan. Papatunayan ko sa asawa ko na okay na ako. Papatunayan ko sa ibang tao na nagbago na ako. Papatunayan ko sa Diyos na karapat dapat ako na piliin niya para maligtas. We're trying so hard. Pagod, nakakapagod. Ang sabi ng Diyos, kailangan nating gawin? Magtiwala sa ginawa ni Kristo. And find rest in that. I'm not saying, wala tayong kailangan gawin para sumunod sa Diyos. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod. Pero kapag pagkaligtasan, yung pag-uusapan, this is story, this Passover story, nagpapaalala sa atin, wala nang ibang paraan para maligtas. Wala nang ibang paraan para mapatawad ang mga kasalanan mo. Wala nang ibang paraan para maituring ka na matuwid sa harap ng Diyos. Wala nang ibang paraan para ikaw ay mapalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Wala nang ibang paraan maliban kay Kristo. So anong pinakamahalagang tanong na dapat mong tanongin ngayon? Hindi. Ano bang kailangan kong gawin mamaya? Paano ko ba masusolusyonan yung mga problema ko? Paano ba maayos yung pamilya namin? Paano ba kami yayaman? Paano ba titino yung mga anak ko? Those are real questions. Those are maybe real problems na kailangan nating tanungin. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, masagot mo yung tanong, kabilang ka ba sa mga tao na iniligtas na ng Diyos? Or kabilang ka pa sa mga tao na tatanggap ng parusa ng Diyos sa mga hindi nagtitiwala kay Kristo? Merong mga ibabaptize next Sunday. Merong mga bago magiging members. Merong mga members na ng church. O yung mga kapamilya natin, yung mga anak natin. Kailangan itanong natin sa kanila. And this is my question for you. Are you saved by the blood of the Lamb? Nagtitiwala ka ba kay Kristo para sa iyong kaligtasan? There's no other question more important than that. Let's pray.